So, magandang hapon mga guys, mga YouTube. So ngayong araw eh, so wala naman tayong biyahe muna ngayon mga guys. Ang gagawin natin is yung headlight ni Roadrunner. Medyo malabo na, kaya ang gagawin natin yun is susubukan natin siya ma-restore gamit itong Meguiar's headlight restoration kit. Medyo malabo na kasi luma na rin eh. So subukan natin siya mapaganda. Actually yung isang side kagabi nagawa ko na, medyo okay naman. So tara guys, let's start the procedure guys. Siya nga pala guys, ito yung ginawa ko kagabi. Medyo malinis na, medyo clear na siya. Kagabi siya ginawa, malas 9 kasi medyo maliwanag pa. Wala na yung medyo hazy niya, medyo clear na yung loob. So ilabas. Ngayon ito yung kabila, ito yung gagawin natin. Eh, medyo malabo. Ewan ko kung nakita sa video, pero medyo malabo siya. May mga, yan, mga ganyan. Mawawala yan pag ginamitin ng Meguiar's. So tara guys, gawin natin yung procedure. So mga ka-YouTube, ito yung laman ng Meguiar's nasa box. Ito yung cleaning solution. Ito yung sinasama sa parang sanding paper. Tapos ito yung sanding paper. Tapos ito yung pinaka-finishing pang spray para maging clear. Siguro mga tatlong coating para medyo makapal-kapal. So mga guys, ginawa ko, nilagyan ko na siya ng mga newspaper sa gilid para walang overspray. Maganda sana kung di mangin para hindi hanggang pintura, kaso medyo mangin ngayon eh, pero okay lang. Carry naman, carry. So yan, para walang overspray, lalagyan nyo ng mga pliers yung mga gilid, yung mga body. Okay guys. Guys, lalagyan siya ng konting cream. Tapos sasand nyo ito. Lalo yung maraming mga dumi tungkol mag-sanding guys. Maraming joke yung skin siya. Itong sanding na ito, sanding paper na ito, parang ano lang ito, 400 grit lang. Kaya hindi masyado magagasgas. Medyo ano siya, fine lang, fine. Hindi siya magas pang pino lang, pino. Yan lang guys, yung mga medyo marami ng sanding niya ng todo. Para kuminis-kinis. Tapos syempre pagkatapos kayo mag-ganto, upunasin nyo ng microfiber towel para mawala yung mga residue. So guys, pagkatapos ng sanding, upunasin nyo ng microfiber, may medyo basa para mawala yung mga residue niya. Tapos wag medyo dry na siya, pwede natin i-spray ng clear coat. Kung nakikita nyo, lumabo yung headlamp body kasi nag-sanding tayo eh, para malabo siya. Pero mamaya lilino yan after may spray ng parang clear coat. Yan po na siya mga mabuti para walang mga dumi-dumi. So after nung medyo damp na microfiber mga guys, kailangan natin ng dry para walang moisture. Para talagang dry yung headlamp body. Para maganda yung kalabasan. So mga guys, eto na, mag-spray na tayo ng headlight coating. Siguro mga tatlong coating. First coating muna. After 2 minutes guys, nalagat yung second coating. Dapat meron kayo at least 1 feet away para hindi tumulo, hindi siya magsag. 1 feet away sa headlamp body mga guys. Mahangin eh, kaya hirap mag-spray. Ito na yung third coating guys, after 2 minutes. Pinaka final coating siguro itong mga guys. So guys, ayun siya guys, tapos na siya guys, makintab na guys, kumpara sa kanina. Hindi siya talagang perfect pero at least mas makintab kaysa kanina. Malaki ang improvement niya. Wala na yung medyo magas pang. Nabili ko nga pala siya guys sa Amazon, parang
30 something dollar. Okay na guys, medyo maganda-ganda na ng konti. Shoutout nga pala kay parang nanding ko na nasa Ontario. Siya yung nag-recommend sa akin ng product na to. Tsaka kay Arman Cadacio na nasa Red Deer, Alberta. Shoutout sa inyo lahat. Sa mga gusto magpa-shoutout guys, mag-PM lang kayo. Okay guys, thank you for watching my short video.